Sa episode nating ito, ating pagkwentuhan ang isa sa pinaka-iconic na barko noong World War II, ang Super Battleship Yamato. Ang Super Battleship Yamato ay ang nangunguna sa mga Yamato-class battleship ng Japan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Kilala ang barkong pandigmang ito dahil sa kanyang laki at dami ng armas na dala kumpara sa iba pang mga battleship na kanyang kasabayan. Noong 1930, ang Japan ay naging isang militaristang bansa kung saan kanilang ninais na palawakin ang kanilang imperyo. Nilisan ng Japan ang League of Nations kung saan kanila ding tinalikuran ang kanilang obligasyon sa Washington Naval Treaty. Nililimitahan ng treaty na ito ang laki at dami ng armas na pwedeng ilagay sa mga bagong gawang barko. Ginawa ito para maiwasan ang arms race sa pagitan ng mga bansa sa pag-asang makakaiwas ang daigdig na makakita muli ng digmaang pandaigdig. Dahil sa kanilang pagtalikod sa kasunduang ito, malaya na ang mga Hapones na gumawa ng mas malaki at mas makapangyarihang mga barko. Sa Pacific Region, ang USA ang pinakamalaking karibal ng mga Hapones. Alam ng mga Hapones na hindi nila kayang tapatan ang industrial na lakas ng mga Amerikano. Para tapatan ang napakaraming barkong Amerikano, bumuo ang mga Hapones ng isang barkong kayang lumaban sa maraming battleship ng sabay-sabay. Sa puntong ito ng kasaysayan, sinimulan ng mga Hapones ang pagbuo sa isang dambuhalang battleship. Ito na nga ang Super Battleship Yamato. Unang binuo ang Yamato sa Kure Naval Arsenal sa Hiroshima noong November 1937. Dahil sa sobrang bigat at sobrang laki nito, kinailangan pang palalimin at lagyan ng espesyal na mga crane ang shipyard na ito. Inilihim ng mga Hapones ang konstruksyon ng Yamato hindi lamang sa mga foreigners kundi maging sa kanilang mga mamamayan. Para maitago ang lihim na konstruksyon ng Yamato, ang shipyard ay binalot ng lona para maiwasang makasilip ang sinumang tagalabas. Ngayon naman, ating pag-usapan ang armas at baluti ng Battleship Yamato. Ang Yamato ay armado ng pinakamatitinding armas pandagat noong World War II. Mayroon itong siyam na .45 caliber Type 94 gun. Bawat isa sa mga ito ay may habang 21 metro na may bigat na 147 tonelada. Itinuturing itong pinakamalaking kanyon na nailagay sa isang barko. Ang main gun ng Yamato ay kayang tumira ng high explosive o di kaya'y armor piercing round sa layong 42 kilometers. Ang main gun ng Yamato ay may kakayahan ding tumira ng isang espesyal na balang tinatawag na Shiki Chujudan. Isa itong anti-aircraft shell kung saan sasabog ito sa himpapawid at magkakalat ng mga nagbabagang shrapnel para wasakin ang mga umaataking eroplanong Allied. Mahihirapan dapat ang mga eroplano na makalapit sa Yamato dahil mapupuno ang kalangitan ng mga nagbabagang shrapnel. Gayunpaman, naging madali para sa mga Amerikano na iwasan ang mga bantang ito. Para sa mga ekspertong piloto, ang Shiki Chujudan ay mahihalin tulad lamang sa paputok kaysa sa bomba. Karagdagan pa, hindi rin mismo ginagamit ng mga Hapones ang balang ito dahil sa malaking pinsalang dinudulot nito sa main gun ng Yamato. Ang mga secondary weapon ng Yamato ay ang siyam na 15.5 cm Type 3 gun at ang 24 na 12.7 cm Type 89 gun. Unahin natin ang 15.5 cm. Meron itong rate of fire na 5 shells per minute at may maximum range na 27 kilometers. Ang 12.7 cm Type 89 gun naman ay may maximum range na 14.7 kilometers at rate of fire na 14 shells per minute. Ang mga secondary weapon na ito
ay proteksyon ng Yamato laban sa mas maliliit ngunit mas mabibilis na banta kagaya na lamang ng destroyer at torpedo boats. Bukod sa iba pang mga battleship, ang mas malaking banta sa Yamato ay ang mga eroplanong Allied. Para labanan ang mga bantang ito, ang Yamato ay nilagyan ng 162 na 25mm anti-aircraft gun na may maximum range na 3 kilometro at rate of fire na 120 shells per minute. Ang Yamato ay ang barkong may pinakamakapal at pinakamabigat na armor noong World War II. Ang main belt armor ng Yamato ay may kapal na 16 inches. Ang deck naman o ibabaw ng barko ay mayroong 8 inches na baluti. Pinaghandaan din nila ang posibilidad ng torpedo attack kung saan kanilang hinati-hati ang ilalim ng barko sa iba't ibang watertight compartments para kung sakaling mabutas ang isang bahagi ng barko, hindi mapapasok ng tubig ang ilan nitong bahagi. Bagamat napakalaking resources ang ibinuhos ng mga Hapones sa paggawa ng Yamato, hindi ito masyadong naging kapaki-pakinabang. Masasabi natin na obsolete na nga ang Yamato noong unang beses pa lamang nang ito'y maglayag. Dinisenyo ang Yamato para tapatan ang iba pang mga battleship sa Pasipiko. Gayunpaman, sa pagsapit ng World War II, ang halos lahat ng pangunahing naval battle na naganap ay sa pagitan ng mga aircraft carrier. Masasabi natin na ang mga battleship kagaya ng Yamato ay napag-iwanan na ng panahon at napalitan na ng mga aircraft carrier bilang pinakamalakas na barko noong World War II. Lumahok ang battleship Yamato sa Battle of Midway kung saan ito ang nagsilbing capital ship ni Admiral Yamamoto. Gayunpaman, natalo ang mga Hapones bago pa nakarating ang Yamato sa battlefield. Kaya naman, umatras din ito patungo sa Japan. Dahil sa lumalalang sitwasyon sa langis at pagdami ng pag-atake ng mga eroplanong Allied, ang Yamato ay ginawang floating headquarters kung saan hindi ito gaanong nagamit sa mga labanan. Mahalaga para sa mga Japanese commanders na panatilihing ligtas ang Yamato sapagkat ito ang nagsisilbing mukha ng Japanese Navy. Dahil sa malaking kapasidad ng Yamato, ginawa itong transport ship ngunit habang nagdadala ito ng mga sundalo, tinamaan ang Yamato ng torpedo mula sa isang Amerikanong submarine. Bagamat hindi napalubog, kinailangang manatili ng Yamato sa naval shipyard ng mahabang panahon para maayos ito. Unang napasabak sa tunay na bakbakan ng Yamato noong 1944 sa Battle of Leyte Gulf. Sa labanang ito napalubog ang sister ship ng Yamato. Ito ang Musashi. Napalubog ang Musashi makalipas itong atakihin ng napakaraming eroplanong Amerikano. Sa kabilang banda, nagawa namang mapalubog ng Yamato ang isang American carrier at isang destroyer. Sa kabila ng kanilang magandang performance, napaatras din mula sa Samar ang Yamato pabalik sa Japan nang tamaan ito ng mga eroplanong Amerikano. Dito na napatunayan na kayang-kayang tapatan ng mga aircraft carrier at kanilang mga eroplano ang super battleship Yamato. Ayon sa Japanese battle plan, ang Yamato ay sadyang isasadsad sa dalampasigan ng Okinawa para magsilbing beach fortress at artillery battery. Gayunpaman, ang Yamato ay tinambangan ng 400 na Amerikanong eroplano makalipas nilang malaman ang planong ito ng mga Hapones. Napakaraming bomba ang tumama sa Yamato, ngunit nanatili itong lumalaban. Napalubog lamang ang barkong ito nang tamaan ito sa gilid ng hindi bababa sa 16 na torpedo. Sumabog ang imbaka ng bala at bomba ng Yamato. Isang napakalaking mushroom cloud ang nabuo na may taas na 6 na kilometro. Higit 3,000 mga tripulanteng Japanese
ang kasamang lumubog ng Yamato. Ang Battleship Yamato ay isang napaka-iconic na simbolo, hindi lamang sa Imperial Navy, kundi sa lahat ng mga Hapones. Ang Yamato ang naging simbolo ng determinasyon at katapatan ng mga Hapones sa harap ng mga kanluraning bansa. Ang paglubog nito ay naging napakalaking dagok sa moral ng mga Hapones. Ngayon naman, ating suriin, tunay nga bang makapangyarihan ang Battleship Yamato? Kung ating susuriin, tunay na napakalakas ng Battleship Yamato kung ating ikukumpara ang kanilang armas at armor sa iba pang mga barkong kasabayan nito. Gayunpaman, nawalan ito ng saysay dahil sa evolusyon ng naval battle, kung saan ang aircraft carrier na ang pangunahing barkong pang-opensiba. Ang trend na ito ay nagpapatuloy sa kasalukuyan, kung saan ang mga carrier pa rin ang pangunahing barko ng mga bansang meron nito. Marami pa tayong kasaysayang pag-uusapan, kaya't siguraduhin na pindot nyo na ang like and subscribe button. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama tayong mag-aral ng kasaysayan.